Ben Rina, sa abat ng pinagtanib na puwersa ng CIPG, Philippine Coast Guard at Bureau of Customs, ang nasa 250 tonelada ng mga sibuyas, bawang at munggo beans sa isang food storage facility sa Malabon kagabi. Ayon kay Alvin Enciso, Chief ng Field Station CIIS ng Customs, ito ay isang one-time, big-time anti-smuggling operation na ginawa nila. Ito ay dahil na rin sa victorial powers na ibinigay ng Bureau of Customs Commissioner, kaya nakapasok at nasiyasap nila ang maraming warehouse na may mga agricultural products na di man ay illegal ang pagkakapasok sa bansa. Tinatayang nagkakahalaga ng 95 million pesos ang sinelyo ng mga produkto. Dagdag ni Enciso, hindi pa masasabing hoarding ito dahil nasa proseso pa sila na hinihingi pa nila ang proof of payment ng duties at taxes ng imported goods. Ayon naman kay Colonel Noel Villegas ng CIDG, base sa impormasyon na kalap mula sa mga pagkakatiwalaang sources, kaya nagbunga ang operasyong ito. Marami po kasi tayong tinitingnan. Meron po kasi tayong manakuwang agri-products na dinadaan po sa high seas. Meron din po kasi mga hinahalo po. Kasi thousands of containers po yung dumadaan po sa mga ports. Maihalo lang po sila, bawat container, hindi po posibleng may makalusot pa rin po. Pero in yet, hinahabol pa rin natin dito sa labas. Since nung lumabas na yung mga balita na mayroon ng mga ito problem din sa mga onions and garlics, nag-effort na tayo para mangalap ng mga impormasyon sa mga ganitong masasabi natin kung illegal importation or yung mga nag-hoarding na rin. Yes, so far sa mga agri-products, yes. Bibigyan ng 15 araw ng customs ang storage facility para makapagpaliwanag at magpakita ng tamang dokumento sa mga nasabing agricultural products. Henry? Bukod sa aalamin, yung tungkol sa kung sino may-ari ng storage facilities, natukoy na ba kung sino ang nasa likod ng smuggling na ito o attempted smuggling o hoarding? Hindi pa raw alam ng mga otoridad kung smuggling ito o hoarding. Pero, one thing for sure, it's smuggling. Ano? Pero just the same, smuggling man o hoarding, ang kawawa dito, yung mga magsasaka. Identified na ba, champ, kung sino ang nasa likod ng krimen na ito? Henry, kanina nandun tayo sa naging operasyon no? At nakausap natin ang plant manager ng storage facility. Sinabi niya na hindi lang isang importer ang dala ng mga produktong ito. Marami pa, ngunit hindi pa ito pinapangalanan. Sinabi niya sa atin kanina na dahil medyo gabi na, hindi niya pa maihahanda ang mga dokumento na hinihingi ng customs at ng CIDG. Pero makikipagtulungan naman daw sila sa hinihingi ng mga otoridad. Okay, maraming salamat, Champ De Lunas, mula po sa Malabon.